Hello brothers and sisters in Christ. May tanong lang ako, malungkot ka ba ngayon? Nakaranas ka ba ng problema? Or nakaranas ka ba ng mga matinding pagsubok sa buhay mo? Nawawalan ka ba ng pag-asa? Or hindi ka na ba masaya? Tara, pag-usapan natin yan. Lahat tayo ay nakakaranas ng kalungkutan. Sino man sa atin ay nakaranas ng matinding kalungkutan? Ang tanong ko lamang po eh, bakit ka nga ba malungkot? Ano ba yung mga bagay-bagay na nagpapalungkot sa iyo? Ano ang pinanggagalingan ng iyong kalungkutan? Marahil sasabihin natin na malungkot ang isang tao dahil may problema. Problema sa family, sa trabaho, sa kalusugan, at sa financially. So ito yung mga bagay-bagay na nagpapalungkot sa isang tao. Sa 10 katao, masasabi natin eh, 4 sa kanila ang nakakaranas ng kalungkutan. So, bakit ka nga ba malungkot? Kung ikaw tatanungin, bakit ka ba malungkot? Ano yung nagpapalungkot sa iyo? Mga kapatid, kung ako ang inyong tatanungin, ang isang nagpapalungkot sa tao ay hindi yung problema. Hindi yung problema sa family, hindi problema sa trabaho, hindi problema sa kalusugan, sa pera. Alam niyo mga kaibigan, ang nagpapalungkot sa isang tao ay yung kawalan ng relasyon sa Diyos. Kahit sabihin na natin kalaban mo ang iyong family, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga katrabaho, even ang kaaway mo ang buong mundo, pero kapag meron kang relasyon sa Diyos, pagtitibayin niya ang iyong puso at isipan. Kapag meron po tayo magandang relasyon sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Nagiging matatag po tayo sa hamon ng buhay na kahit na anong dumating sa ating buhay ay meron pong Diyos na nagsisilbing gabay sa atin, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng mga bagay-bagay na pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya nga po magandang magkaroon po tayo ng magandang relasyon. Ngayon pa lang, mag-establish na tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Minsan, nakakaranas po tayo ng kalungkutan. Minsan madali po tayong mapagod. Minsan madali po tayong sumuko. Sa kunting problema lang eh parang gusto mo nang mag-give up. Parang gusto mong takasan ang iyong problema. Or madalas nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Itong mga simpleng bagay na ito ay normal lang po nararanasan natin yan. Pero kapag sabi ko nga po kanina, kapag tayo ay mag-establish ng magandang relasyon sa Diyos, tayo po ay papatibayin niya na kahit anumang dagok, problema ang dumating sa ating buhay ay makakayanan po natin. Kaya nga po, kapag meron tayong magandang relasyon sa Diyos, punong-puno po tayo ng pag-asa. Punong-puno po tayo ng mga, alam mo yan, ng mga kalakasan na hindi natin maipaliwanag. Even ang ating puso at isipan nagiging matatag din po sa hamon ng buhay. Kaya nga po, isa sa rason din kung bakit malungkot po ang tao, sometimes, our minds are occupied by so many things. Tayo po ay nabubuhay na lang sa makabundong bagay. Dapat din po isipin natin na una, mag-establish tayo ng magandang relasyon sa Diyos. At lahat po ng mga pangangailangan natin, sabi ko nga po kanina, ay ibibigay po ito ng Diyos sa atin. Maging grateful lang po tayo sa paghingi at maging grateful din po tayo sa pagtanggap. Magiging masaya lamang ang isang tao kapag meron siya, una, meron siyang magandang relasyon sa Diyos. Hindi po siya mababahala, magiging matatag po siya sa hamon ng buhay. Kaya nga sabi nga sa kanta, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, huwag kang humanap ng pangit, hanapin mo ang Diyos. Mag-establish ka ng magandang relasyon, nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng mga kasiyahan. Kasiyahan na hindi matutumbasan ng materialist na bagay. Kaya nga ang mensahe sa atin ng Diyos ngayon ay matuto tayong maging masaya, matuto tayong maging makontento sa buhay, matuto po tayong bumangon sa ating pagkasadlak sa buhay. Kaya nga po, sabi ko nga po, paulit-ulit, mag-establish po tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Dahil ang Diyos, siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng katalinuhan, upang nang sa ganun po ay makasurvive po tayo sa pang-araw-araw natin. God is good all the time.